Good day, viewers. Read the Bible with me. Exodus chapter 5. Moses speaks with Pharaoh. After this, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what Yahweh, the God of Israel, says. Let my people go, that they may hold a feast for me in the desert." Pharaoh replied, "Who is Yahweh that I should listen to his voice and let Israel go? I do not know Yahweh, and I will not let Israel go." They then said, "The God of the Hebrews has met with us. Allow us to make a 3 days journey to the desert. There we shall offer sacrifices to Yahweh, our God, lest he punish us with a plague or a sword." The king of Egypt said to them, "Moses and Aaron, why do you take people away from their work? Get back to your tasks. The people are now numerous, and you are asking them to interrupt their work." That same day, Pharaoh gave the following order to the taskmasters of the people and to the Israelite foremen: "You will no longer supply the people with straw for making bricks. Let them go and find it themselves. But you will exact from the same number of bricks as before, not one less. They are lazy, and that is why they are crying out to go and sacrifice to their God. Make the work harder for the people and pay no attention to their lies." First difficulties. The slave drivers and their Israelite foremen went out and said to the people, "Pharaoh will not give you any more straw. Go and get it yourselves wherever you can find it. But the amount of work done must be the same as before." The people scattered throughout Egypt to gather stubble to use for straw. The taskmasters kept pressing them, saying, "Complete the work required of you each day, as you did when you had straw." The taskmasters beat the Israelite foremen they had placed over the people, saying, "Why haven't your people completed the same amount of work as before?" The Israelite foremen complained to Pharaoh, saying, "Why do you treat us like this? We are given no straw, and yet we are told to make bricks. We are being beaten, but the fault is with your own people." Pharaoh replied, "Lazy. You are lazy, and that is why you ask to go and sacrifice to Yahweh. Go back to work. You will not be given straw, but you will produce the same number of bricks." The Israelite foremen felt they were in great trouble. They met Moses and Aaron, who were waiting for them, and said to them, "May Yahweh look upon you and judge you, because you have made us hateful to Pharaoh and his ministers, and placed in his hand a sword to kill us." Moses then turned to Yahweh and said, "O Lord, why have you treated your people so badly? Why did you send me? From the time I spoke to Pharaoh in your name, he has brought trouble on his people, and you have done nothing to rescue them." Exodus chapter 6. Yahweh said to Moses, "Now you will see that I will overcome him and oblige him to let you go, even force him to drive you out of his land." God spoke to Moses, saying, "I am Yahweh. I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty, but I did not make myself known to them by the name of Yahweh. I established my covenant with them, promising to give them the land of Canaan, in which they lived as strangers. And now I remember my covenant as I hear the groaning of the Israelites
enslaved by the Egyptians. Therefore, say this to them, I am Yahweh. I will take you away from the burden of Egypt and free you from its bondage. I will redeem you with the blows of my powerful hand. I will take you for my people, and you will know that I am Yahweh your God, who delivered you from the slavery of the Egyptians. I will bring you to the land I swore I would give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as your own possession. I am Yahweh. This is how Moses spoke to the people of Israel, but they did not listen. So discouraged were they by their cruel slavery. Yahweh spoke to Moses, saying, Go and speak to Pharaoh, king of Egypt, and tell him to let the people of Israel leave the country. But Moses said, If the sons of Israel paid no attention to me, how then will Pharaoh listen to me, a man who has difficulty expressing himself? But Yahweh spoke to Moses and Aaron and ordered them and Pharaoh as well to bring the people of Israel out of Egypt. The forefathers of Moses and Aaron. These were the heads of the tribes, sons of Reuben, Israel's firstborn, Hanok, Palu, Hezron, and Carmi. These are the families of Reuben, sons of Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul, son of Canaanite woman. These are the families of Simeon. These are the sons of Levi with their descendants, Gershon, Kohath, and Merari. Levi lived 137 years. Sons of Gershon, Libni and Shimei, and their descendants. Sons of Kohath, Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel. Kohath lived for 133 years. Sons of Merari, Mali, and Mushi. These are the descendants of Levi with their families. Amram married Jochebed, his aunt, who gave him two sons, Aaron and Moses. Amram lived 137 years. The sons of Izhar were Korah, Nepheg, and Zikri. The sons of Uzziel, Mishael, Elizaphan, and Sitri. Aaron married Elisheba, daughter of Aminadab, and sister of Nashon, and she bore him Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. The sons of Korah, Asir, Elkanah, and Abi-Asaph. These are the families of the Korahites. Eleazar, son of Aaron, married one of Putiel's daughters, and Phinehas was their son. These are the heads of the families of the Levites according to their clans. It was to Aaron and Moses that Yahweh said, Bring the people of Israel out of the land of Egypt in divisions. It was they who spoke with Pharaoh, king of Egypt, about bringing the sons of Israel out of Egypt. Yes, it was Moses and Aaron. When Yahweh spoke to Moses in the land of Egypt, he said, I am Yahweh. Say to Pharaoh, king of Egypt, all that I tell you. But Moses replied, I am a poor speaker, and why would Pharaoh listen to me? Tagalog version,
Exodo chapter 5, si Moises at si Aaron sa harapan ng Faraon. Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta sa Faraon sina Moses at Aaron. Sinabi nila, ipinasasabi ni Yahweh, ng Diyos ng Israel, na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayan upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ako papayag umalis ang mga Israelita, sagot ng Faraon. Sinabi nila, napakita po sa amin ang aming Diyos, kaya isinasamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa sakit o sa digmaan. At bakit ninyo aaksayahin doon ang inyong panahon? Sige, bumalik kayo sa inyong trabaho. Mas marami na ang mga Hebreo kaysa sa Ehipsyo. Ay ibig pa ninyong tumigil sa pagtatrabaho? Sabi sa kanila ng Faraon. Nang araw ring iyon, ipinatawag ng Faraon ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, huwag na ninyo silang bibigyan ng dayaming gamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyong sila ang manguha ng gagamitin nila at ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Natatamad lang ang mga iyan, kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Damihan ninyong lalo ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi na makapakinig ng kung ano-anong kalokohan. Pagkasalita ng Faraon, lumakad ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, ipinasasabi ng Faraon na hindi na kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon at ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Nagalugad ng mga tao ang buong Ehipto sa paghahanap ng dayami. Sila'y inapura ng mga tagapangasiwa at pilit na pinagagawa ng tisang sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, bakit kakaunti ang nayari ninyo ngayon? Dahil dito, dumain sa Faraon ang mga kapatas. Bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinagagawa pa po kami ng tisa ngunit hindi na binibigyan ng dayami at ngayon po'y binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Sinabi ng Faraon, mga batugan, tinatamad lang kayo. Kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog sa inyong Panginoon. Hala, magbalik na kayo sa inyong gawain. Hindi kayo bibigyan ng dayami at ang gagawin ninyong tisa ay sindami ng dati ninyong ginagawa. Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Pag-uwi nila mula sa pakikipag-usap sa Faraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito, nagalit sa amin ang Faraon at ang mga tauhan niya, kaya kami halos patayin nila sa hirap. Nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo hinahayaang magkaganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Faraon, ay inapi na nito ang inyong bayan, ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Exodo chapter 6. Sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis. Itataboy pa niya kayo. Inulit ang pagsusugo kay Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh. Napakita ako kina Abraham, Isaac, at Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat
Ngunit hindi ko napakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Nakipagtipan ako sa kanila at aking ipinangako na ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang tipan ko sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh. Ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko sila at kayo'y hanguin sa pagkakaalipin. Aampunin ko kayong mga Israelita at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako, si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaak at Jacob, at iyo'y ibibigay ko sa inyo. Ako, si Yahweh. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala pagkat dala na sila dahil sa matinding hirap nilang dinanas. Pag-uusap nila uli, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon at sabihin mong payagan nang umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Faraon pa kaya, lalo na't ako'y hindi mahusay magsalita. Sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na kayong dalawa ay inutusan ko upang ialis sa Ehipto ang mga Israelita. Ang lahing pinagmulan ni na Moises at Aaron. Ito ang mga punong sambahayan ng lahing pinagmulan ni na Moises at Aaron. Ang kay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enoch, Falu, Hezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at Saul na anak ng isang Kananeya. Kay Levi naman ay sina Gerson, Koat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gerson ay sina Libni at Semei. Ang kay Koat naman ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang itinagal ng buhay ni Koat ay 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Musi. Ito ang mga sambahayan sa lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Jochabed na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Izar, sina Kore, Nefeg at Zikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elzaphan at Sitri na pangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason at anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Kore ay sina Asir, Elkana at Abiasaph. Ito ang mga sambahayan sa lipi ni Kore na pangasawa ni Eleazar na anak ni Aaron, ang isang anak ni Futiel at naging anak nila si Phinehas. Ito ang mga puno ng sambahayan ng mga Levita ayon sa kanilang lipi. Ang Aaron at Moises na ito ang inutusan ni Yahweh na sa pag-alis ng Israel sa Ehipto ay ihanda ang buong bayan sa pakikilaban. Sila ang nagsabi sa Faraon na palayain ang mga Israelita. Inutusan sina Moises at Aaron. Nang si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kanya, ako si Yahweh, sabihin mo sa Faraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Paano ko pakikinggan ng Faraon, gayong hindi ako mahusay magsalita? Sagot ni Moises. Exodus chapter 7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon at ang kapatid mong si Aaron o magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Faraon
napayagan na kayong umalis sa Ehipto. Ngunit pagmamatigasin ko ang Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay. At inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. At ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Faraon. Ang tungkod ni Aaron, sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at iyo'y magiging ahas. Nagpunta nga sila sa Faraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito. At naging ahas nga ang tungkod. Nang magkagayon, ipinatawag ng Faraon ang mga paham at mga salamangkero at ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit ang mga ito'y nilulon ng tungkod ni Aaron. Gayunmay, nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng ipinagpauna ni Yahweh. Naging dugo ang tubig. Sinabi ni Yahweh kay Moises, nagmamatigas ang Faraon. Ayaw pa rin paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mong pinapunta ka ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo, at ipinasasabing payaganan niya ang mga Israelitang sumamba sa akin sa ilang. Sabihin mo ring dahil sa hindi niya pagsunod sa akin, kaya ipinasasabi kong ako'y tiyak nakikilalanin niya sa pamamagitan nitong ipinagagawa ko sa iyo. Pagkasabi mo nito, ihampas mo sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi may inom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Idinugtong pa ni Yahweh, pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batsa at tapayan. Ginawa ni na Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahweh sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod. At naging dugo nga ang tubig, namatay ang mga isda, bumaho ang ilog, anupat hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit, nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila'y hindi pinansin ng Faraon, kaya't umuwi na ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang makunan nang inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog at lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Exodus chapter 7, Announcement of the Plagues. Yahweh said to Moses, "See, I have made you like a god in Pharaoh's eyes, and Aaron, your brother, will be your prophet. You will tell Aaron all that I command you. And he will tell Pharaoh to let the people of Israel leave the country. But I will make him stubborn. And although I multiply my signs and miracles, he will not listen to you. Then I will use my power and lead my armies, my people, the sons of Israel,
out of Egypt by means of great punishments. Then will the Egyptians know that I am Yahweh, when they see with what power I bring the people of Israel out of their country." Moses and Aaron did exactly what Yahweh had commanded. Moses was 80 and Aaron 83 when they spoke to Pharaoh. Yahweh spoke to Moses and Aaron, saying, "When Pharaoh speaks to you and tells you to perform a miracle to prove the truth of what you say, you will say to Aaron, 'Take your staff and throw it down before Pharaoh, and it will become a snake.'" Moses and Aaron went to Pharaoh and did what Yahweh had commanded. Aaron threw his staff before Pharaoh and his ministers, and it became a snake. Pharaoh then summoned wise men and magicians, and they too, the magicians of Egypt, did the same by means of their secret arts. Each one threw his staff down, and their staffs became serpents. But Aaron's staff swallowed the staffs of the magicians. However, Pharaoh was obstinate, and he did not listen to them, as Yahweh had said. The plagues of Egypt. Yahweh said to Moses, "Pharaoh is stubborn. He has refused to let the people leave. So you will go to Pharaoh in the morning when he goes to the water. Wait for him on the bank of the river and hold in your hand the staff that turned into a serpent. You will say to him, 'Yahweh, the God of the Hebrews, sent me to say to you, let my people go to worship me in the desert.' But so far you have not listened. By this you shall learn that I am Yahweh. Look, I will strike the waters of the Nile with the staff I have in my hand, and they will turn into blood. The fish in the river will die, and the Nile will become foul, and the Egyptians will no longer be able to drink its water." Yahweh said to Moses, "Say to Aaron, 'Take your staff and stretch out your hand over the waters of Egypt, rivers, canals, ponds, and pools of water, and they will turn into blood. There will be blood throughout Egypt, even in vessels of wood and stone.' Moses and Aaron did as Yahweh had commanded. Aaron raised his staff and struck the waters of the Nile in the presence of Pharaoh and his ministers, and all the water in the Nile turned to blood. The fish in the river died, and the Nile was contaminated so that the Egyptians could no longer drink the water of the Nile. There was blood all over the country of Egypt. The Egyptian magicians, however, could do the same with their secret crafts, and Pharaoh remained unmoved. And as Yahweh had foretold, he would not listen to Moses and Aaron. Pharaoh returned to his house as if nothing of importance had happened. And yet all the Egyptians were digging near the Nile for water to drink, because they could not drink water from the river. The second plague, the frogs. 7 days passed after Yahweh had struck the Nile. Yahweh said to Moses, "Go to Pharaoh and tell him that Yahweh says, 'Let my people go to worship me.' If you refuse to let them leave, I will punish the country with a plague of frogs. The Nile will teem with frogs. They will invade your house, your bedroom, and your bed, your servants and your people's houses,
your ovens and your kneading bowls. Over you and your people, the frogs will climb. To God be all the highest glory, honor, and praise in the reading of the Holy Scriptures. God bless you. Till our next reading.